So we are now going to discuss about internal resultant loadings. Okay, so yung mga internal resultant loadings natin class, it includes internal forces. Okay, and moments, internal forces, internal moments. Okay, so ano natin yan, no? Discuss natin yan dito. So in mechanics of materials, dito sa mechanics of deformable bodies, statics or engineering mechanics, no, is primarily used to determine the resultant loadings, okay, that act within the body. So again class, itong internal resultant loadings na pinag-uusapan natin dito, ito ay nade-determine natin using statics or engineering mechanics. So kailangan nga yung knowledge mo about that, no? Okay, anyway, so for example, consider the body shown in figure 1-2A. So ito yung class, no, yung figure 1-2A natin. So this is a body, no? So this body is held in equilibrium by the four external forces. Okay? So meron tayong external force F1, F2, F3, F4 dito na nag-a-act nga dito sa body na to. So external yung mga yan, ha. Yan ay mga external loads or forces. Na yung mga external forces na yun, class, yan ay naka-equilibrium. Ibig sabihin, balance yan. Ibig sabihin, hindi mag-move, no? Kumbaga, itong ano natin, itong body natin na ito. This is at rest, kumbaga, no? Okay, anyway, so in order to obtain the internal loadings acting on a specific region within the body, it is necessary to pass an imaginary section or cut through the region where the internal loadings are to be determine. So again class, no, sabi dito para ma-determine natin class yung internal loading. So sabi nga dito class, internal siya. Tama? So kung internal siya class, of course, makikita mo yung internal loadings dun sa loob ng body. Tama? So sa loob siya, kaya nga siya internal, no. So para makuha mo nga yung internal loading na yan class, kailangan mong mag-pass, okay, ng imaginary section or cut. Kailangan mong i-cut, no, itong body na to at any section. Okay, so in this case class, yung nakapakita dito class, no, itong body natin na to class, ito ay kinakat dito sa section na to. Tama? So yan yung kinat. Okay? So diyan ngayon sa kinat na yan class, no, diyan mo pwedeng makuha yung gusto mong kunin na internal loading. So actually kahit sa ang ano yan, kahit sa ang section, kahit dito mo yan ikat, kahit dito mo yan ikat, as long as nasa loob siya ng body. Tama? So pwede mo makuha dun class yung tinatawag nating internal resultant loadings or internal loadings nga. Okay? So ngayon class, para makuha nga natin yan, yung internal resultant loadings na yan class, dun sa kinat natin class, 'di ba? Kinat nga natin siya dito. So mahati siya actually sa dalawang segments. Tama, itong body na to, yung upper segment at saka yung lower segment. No, so either of the two segments naman pwede mong gamitin. So in this case class, let's say ang ano natin i-consider natin is yung baba na segment. Okay, so dito siya kinat, ha? So inano lang natin, sineparate lang natin yung lower segment. So sabi dito, the two parts of the body are then separated. So yun na yung binanggit ko. And a free body diagram of one of the parts is drawn in figure 1-2B. So ito yung figure 1-2B. Okay, so take note class, dito sa kinat natin na section, di ba? Dito, na, dito tayo nag-cut. Dito natin kinat yan, di ba? So dito class, merong mga mag-a-act dyan na, ano, ha, na internal loadings, no, or internal resultant loadings. Ngayon, ang sabi dito, ano pa ba sabi dito? So ito class, kailangan mong i-drawing yung free body diagram nitong segment na kinonsider mo. So of course, dun sa free body diagram ng segment na kinonsider mo, dapat kasali dyan class or kasama dyan yung external forces na nag-a-act dun sa segment na yun. So in this case, ito yung mga external forces na nag-a-act, no, doon sa segment na yun. So kailangan kasama siya doon sa free body diagram. And at the same time, dapat class ay mailagay natin dito class nga itong mga internal resultant loadings na to. Kasi class, ang mangyayari dyan, itong external forces na to nakasama dito sa segment na to, at saka itong internal resultant loadings na ito class na nakikita mo dito nga sa kinat natin na section, dapat class, they are in equilibrium as well. Okay, kailangan mabalanse pa din siya. Okay, so balanse dapat itong mga external forces na to at saka itong internal resultant loadings na ito na nag-a-act dun sa kinat natin na section. Okay, sabi dito, notice that there is actually a distribution of internal force acting on the exposed area. So ito nga yun, yung exposed area, yung kinat natin na section. So these forces represent the effects
of the material of the top part of the body acting on the adjacent material of the bottom part, no? So, kasi itong mga internal forces or internal loadings na ito, okay, ang nire-represent nito, class, is yung effect nung tinanggal mo na top part. So, alin ba yung top part na tinanggal mo? Ito. So, ibig sabihin, itong mga forces na to, class, parang katumbas din siya nung, ako baga, forces din na nag-act dun sa tinanggal mo, no? Or ibig sabihin, ulitin kayo, no? Yung itong mga internal forces na to, no, nire-represent niya yung effect nung tinanggal mo na body or segment, which is ito nga, yung upper segment na ito, no? So, kagaya nga ng sabi ko sa iyo kanina, itong body na to, na subjected dito sa mga external forces na to, this is an equilibrium. Tama? Ngayon, kung tinanggal mo man yung upper segment, tapos yun nga, itong mga forces na to yung nagre-represent dun sa upper segment na to, so dapat lang na in-equilibrium pa din ito. Diba? Since itong forces na to, again, nire-represent niya itong tinanggal mo na ano, na upper segment, eh yung buo na yun, class, in-equilibrium yun eh. Tama? So dapat ito, equilibrium din ito. Okay? Anyway, sige. So, ituloy natin. So, class, take note of this, ha? Although the exact distribution of this internal loading may be unknown, we can use the equation of equilibrium to relate the external forces. So, dun muna tayo sa unang sinabi. Although the exact distribution of this internal loading may be unknown. So, ito, class, ay indefinite. Hindi natin alam kung ano talaga yung ano niya, no? Distribution niya nitong internal loadings or internal forces na ito. So, kumbaga, i-idealize natin ito, class. No, ideally, ano ba yung dapat maging distribution niya? Pero sa totoo, yun nga, hindi natin alam yung exact na distribution niya, no? So, class, yun nga, we can use the equations of equilibrium to relate the external forces on the bottom part of the body to the distribution's resultant force and moment, or yung notation natin dyan, ay F sub R para dun sa resultant force, and then M sub R sub O para dun sa resultant moment. So, ayan yung mga binabanggit natin na internal resultant loadings, ha? So, itong internal resultant force tsaka yung internal resultant moment. So, i-idealize natin itong internal loadings na to, class, no, into one internal resultant force. So, ito yung, class, yung internal resultant force natin, which is denoted nga by F sub R. And then yung ano naman natin, class, yung internal resultant loading, the internal resultant moment naman natin, eto, class, yon, no, yung representation. So again, class, ha, itong dalawa na to, itong internal resultant force na ito at itong internal resultant moment na ito, katumbas lang siya nito, ha, itong gulugulong forces na to. So kumbaga dito in-idealize nga natin, no, yung kumbaga mag-a-act na internal resultant force at internal resultant moment dito, no, mula dito. Okay, so dito, class, ha, ano rin, baka malito ka, ha, class, ganito yung representation ng moment natin dito sa mechanics of deformable bodies, ha. So baka nasanay ka kasi in engineering mechanics nga na ang mga notation lang natin for moment, ano lang, di ba, mga rotation lang. Kapag ganyan yung pagkakadrawing, alam mo, moment yan. So dito, class, sa mechanics of deformable bodies, ang representation natin dyan, meron tayong vector, no, tapos, class, nakalagay dyan yung ano, yung kumbaga yung moment, yung rotation. Pero moment lang din yan, yung ibig sabihin yung notation niya. Magkatulad lang ito, tsaka ito, yung pinag-aaralan natin sa engineering mechanics. So, ito, class, ay moment, ha? Ayan. Anyway, so, ano sabi dito, class? So, class, itong mga to, itong mga idealized internal resultant force at idealized internal resultant moment, and class, pwede natin yan ma-determine, yun nga, using equations of equilibrium. No, so para makuha mo yan, class, no, yun nga, gagamit ka ng equilibrium equation at kailangan mong gamitin, class, yung mga external forces, 'di ba, na involved dun sa segment na to na kinoconsider natin. Yun yung sabi dito, we can use the equations of equilibrium to relate the external forces, okay, on the bottom part of the body to the distribution's resultant force and moment. So kumbaga, class, nakadepende itong makukompute natin na F sub R at M sub R sub O dun sa mga external forces. So kung merong mga external forces, class, na yun nga, pwedeng makompute yung F sub R from that tsaka yung M sub R sub O. So kumbaga, ulitin ko, nakadepende itong mga makukompute natin na internal resultant loadings dun sa external force, no, dun sa kinoconsider natin na segment. Okay, so it will be shown in later portions of the text that point O is most often
chosen at the centroid of the section area. So yung moment natin dito kasi class, ha, kaya nga makita mo din dun sa notation niya, M sub R sub O, so internal resultant, R yung ibig sabihin resultant, moment, tas yung O dito class na subscript, yan yung center of moment, tama yung O na yan. So dito class, laging ano ha, yung moment na kinukuha natin dito, internal resultant moment, ay kinukuha natin sa ano, sa point O. No, and yung point O na to, take note, yan class ay most often chosen at the centroid, no, nung section area. No, so kung ano yung centroid nitong section area natin na to, ito kasi yung section area na pinabanggit natin, yung area nung kinat mo. Tama? So kung ano yung area na yan class, marunong ka naman class, 'di ba, kumuha ng centroid, napag-aralan din natin yan sa engineering mechanics, tama? So gagamitin din natin siya diyan. Okay. So we will always choose this location for O unless otherwise stated. Also, if a member take note of this, also if a member is long and slender, as in the case of a rod or a beam, halimbawa meron kang rod, diba? Usually ang rod, circular yung ano niyan, yung cross section niya, yung section niya. Tama? So ito class, ito ay example ng member na long and slender. Tama? Manipis, ibig sabihin ng slender, tsaka long, mahaba. Tama? So para daw sa mga cases na ito class, dapat daw yung section na kukunin mo or na i-consider mo ay generally taken perpendicular to the longitudinal axis. So ang longitudinal axis nitong rad halimbawa na to class ay ito. So yung axis niya na mahaba, tama? So long, pahaba, no? So yan yung longitudinal axis, itong axis na to. Tama? So kailangan daw class yung section na i-consider natin dito ay perpendicular dun sa longitudinal axis. So paano ba yung perpendicular sa longitudinal axis? Dapat pa ganito. Ganyan mo dapat ikakat yung section. No, and dun sa makakat na section, dun mo aaralin class, no, yung internal resultant loadings na nag-a-act dun. No, yan ay para diyan sa mga ganyang cases, ha. To kasi ano lang to, parang general body lang tong inano natin eh, nandito sa illustration natin. No, pero usually yung mga may encounter nga natin dito, mga long and slender members. No, so diyan natin dapat kunin yung section or i-cut yung section at diyan natin i-determine sa kinat natin na section na yan yung internal resultant loadings. Anyway, so by the way class ha, yung section na kinakat nga natin, class ang tawag doon cross section, ha, take note. So ito cross section yung tawag dito, yung area na to, no, nung kinat natin. Okay, sige. So proceed tayo. So iano natin ito class, no? Umpisahan natin sa three dimensions, no, para mas ano mo lang din, mas maintindihan natin ito. So kanina class, 'di ba, yun nga, ang kino-consider natin na segment is yung lower segment. Meron tayong external force F1 F2, 'di ba, na involved dito. Tapos ito na yung internal resultant force natin, yung FR, tama? Tapos yung internal resultant moment natin, itong M sub R sub O, tama? Ngayon ganito. Class, itong internal resultant force natin at internal resultant moment, pwede natin kunin yung ano nila, yung components. No? So let's say para dito sa F sub R na ito class, pwede natin class kunin yung, let's say dito, itong component niya na to, component force niya ito. Kung naalala mo class dun sa ano, yun nga engineering mechanics, halimbawa meron kang force. Tama? So pwede mong kunin, di ba, yung horizontal component niya, tsaka yung vertical component niya. Tama? Naalala mo yun. So, ganun lang din dito. Let's say, para dito sa F sub R na to. So, ito yung dalawang component niya. So, ito yung V. Ito, pinangalanan na siyang V. No, itong component niya na to. Tapos, ito ay N. Itong component niya na to. Tama? So, ganun din class dun sa may moment. So, yung moment kasi natin, di ba, ito yon. Tapos, ito yung rotation niya. So, yung component niya class, yun nga, may kinuha tayo dito na component niya. Ito yung isa niyang component. Pinangalanan itong M. No, mamaya ano natin, banggitin natin kung alin yung ano ibig sabihin niya mga yan. Tapos meron din siyang component dito class na T. Tama? So mamaya banggitin natin kung ano yung mga yan. So basahin muna natin ito. Later in this discussion, we will show how to relate the internal resultant loadings F sub R and M sub R sub O to the distribution of force on the section area and thereby develop equations that can be used for analysis and design. To do this, however, the components F sub R and M sub R sub O acting both normal and perpendicular to the section area must be considered. So yun class yung mga kinuha nating components. Components na nag-a-act both normal
at saka perpendicular, okay, to the section area. No, normal and perpendicular to the section area. Okay. So, ito yon yung pinapakita na yun dito. So, yun yung mga binanggit natin na components, ha? Okay, acting both normal and perpendicular to the section area. Okay, anyway, so four different types of resultant loadings can then be defined as follows. Sige, so isa-isahin natin ito, class, no? Ito na yung class, no? Kumbaga, sa pagsosolve mo ng mga internal resultant loadings natin, ang mga isosolve mo ngayon dyan, class, ay ito. Ito, yung mga inano natin, ni-resolve natin into components. Tama, itong N, itong V, tapos ito yung M, tsaka yung T. Yan yung mga masosolve natin. Okay, ngayon, yun nga, i-define natin yung mga yan. Naunahin natin yung ito, yung N. No? So, ito yung component na to, nung force F sub R natin. Diba? So, ito ay normal, no? Doon sa sectioned area natin. Okay, normal siya to the section area. When you say normal, class, ang normal kasi, class, ang ibig sabihin niyan, class, actually, perpendicular din yung ibig sabihin niyan, pero in 3D. Tama? Kasi yung perpendicular, eto, ginagamit mo to kapag 2D. No, kunwari, 2D, ayan, halimbawa, may line ka, 2D lang yan. Tama? So, yung line na perpendicular dyan sa line N ay ito. Pero kapag normal, class, ibig sabihin yan, ang kinoconsider na dyan, class, hindi na lang 2D. Halimbawa, kasi dito, halimbawa, line yung kinoconsider, diba? So, kapag ano na, naka-2D na, area na yung kinoconsider. At kung ano yung, kumbaga, perpendicular dun sa area na yon. Yun yung ibig sabihin ng normal. No? Halimbawa, naka-3D nga tayo, drawing natin naka-3D na ganyan. So, kapag meron tayong line na pa ganyan dyan, no, dito sa area na to, class, which is perpendicular siya dun sa area. Perpendicular siya dun sa area. So, normal yung ibig sabihin nun. No, normal ito, halimbawa, itong line na to, normal siya dun sa area. Okay, okay, sige. So, ano natin? Unahin natin itong N. Ang ibig sabihin kasi niyan ay normal force. So, ano ang normal force N? So, this force acts perpendicular to the area. O, yan ang sinasabi ko. So, ito yung area na kinoconsider kasi natin dito eh. Tama? So, ito, class, ay perpendicular dito sa area na to. No, yung force na yan. Kaya nga siya tinawag na normal force. Okay? So, saan ba nanggagaling, no, yung normal force na yan? Class, yan ay nanggagaling or nade-develop whenever the external loads tend to push or pull on the two segments of the body. Kaya sabi ko nga sa'yo kanina, take note ha, ang normal force, internal force yan. Okay? Kaya sabi ko nga sa'yo kanina, class, ang internal force or internal moment, nakadepende siya dun sa external load. No? So, kung merong external load na pwedeng i-push or i-pull, no, yung ano natin, segment natin, yung two segments, no, kasi dalawang segmento kasi kinat natin siya, 'di ba? So, yun, class, ay tinatawag na normal force. So in this case, class, itong normal force na to, class, again, galing siya dun sa external force, no, na kumbaga humihila or tumutulak dun sa ano natin, dun sa segment na kinoconsider natin. Okay? So ang normal force, yan, class, ay kumbaga push or pull. Okay? Hila or tulak. No, or compress or sa engineering mechanics, 'di ba? Na ano ba natin 'yon? Yung tawag dito compress or stretch, parang gano'n. So normal force 'yun, class. Okay, yung tawag doon, no, na nagmumula doon sa mga external loads na 'yon. Anyway, sige. So meron din tayo, class, tinatawag na shear force. So ito naman, class, yung shear force na 'yon, yung V, no? 'Yun yung notation natin diyan. So ang shear force, class, 'yan ay naglalay doon sa plane ng area. No, so itong area na kino-consider natin na to, class, dyan, yan ay nakalay yung ano natin diyan, shear force. Kanina, yung normal force perpendicular dun sa area. Ngayon, yung shear force natin, class, naglalay siya dun sa area. Tama, nandun mismo siya dun sa area. Okay, so shear force yung tawag diyan, class, no? And take note, yan ay nade-develop, no, kapag merong external load, no, na nagko-cause na yung two segments of the body ay mag-slide over one another. No? So, ang ano nito, class, kumbaga, kapag may forces, class, or external forces na pwedeng mag-cause ng pagkapunit, let's say pagkapunit, dun sa dalawang segments natin, class, no, yun, class, ay tinatawag nga na shear force. No? Yung nade-develop na force because of those external loads.
Okay, so pagkapunit, no, slide over or pagkapunit. No, 'yun yung layman's term natin para mas maintindihan mo, no. Okay. So, para naman class dun sa sumunod, ano yung next natin? So, meron tayo class a torsional moment na tinatawag. Ito naman yun, yung torsional moment, yung T. Okay, or torque, no? Torsional moment or torque, no? Iisa lang yung ibig sabihin yan. So, ang torsional moment class or torque, no? This effect is developed when the external loads tend to twist one segment of the body with respect to the other about an axis perpendicular to the area. So, ito naman class ay nade-develop kapag may external load ka or external force na pwedeng i-twist yung body or yung segment. So kung maano mo dito, makikita mo dito class, itong torsional moment na to class, it will tend to ano, to twist, no? It will tend to twist this ano, this segment. So siguro para mas ma-visualize mo yan, kasi ito hindi siya pahaba, no? Hindi siya long or slender na material. So halimbawa, long and slender na material. No? So class, let's say yung torsional moment, ito 'yon, itong moment na 'to. Ito, itong rotation na 'to halimbawa, no, yung torsional moment na pinag-uusapan natin. Ito. So, class, makita mo 'di ba, itong moment na 'to, ang magiging tendency niyan class is i-rotate niya yung ano natin, ito-twist niya, no? Ito-twist niya yung halimbawa itong nakikita mo 'to, 'di ba, yung ballpen na hawak ko. No, kapag merong umiikot dito, merong pwedeng mag-twist sa kanya, 'di ba? Twisting yung nangyayari, 'di ba? Nai-imagine mo ba yung twisting? Taba, kunwari merong moment, no, or merong rotation na nangyayari, 'di ba? Iniikot. Try mong ano, pihitin itong ano mo, itong hawak mo ballpen, 'di ba? Para ina-applyin mo 'yan ng moment eh, kapag pinipihit mo na pa ganyan. Tama. So, class, pwede siya mag-twist. Alam mo ba class yung ano? Ma-visualize mo. Alam mo yung tinapay na ano, palipit. Alam mo ba 'yun? Yung palipit na tinapay, yung pag ganun-ganan siya. Alam mo 'yun? Yung so yung yun class ay dahil tinwist 'yon. No, so yung nag-rotate doon class para ma-twist siya that way. Class, yun nga torsional moment yung tawag doon. Okay? So yun kasi class baka nasanay ka doon sa engineering mechanics, sinosolve lang natin moment, ganto ganyan. No, so merong iba't ibang uri kasi ng moment. Okay? So meron nga tayong tinatawag na torsional moment na ang ano niya, ito-twist niya yung body. Okay? Tapos class yung ano naman, yung isa pang moment class dito is yung bending moment. So yung bending moment naman, ito ay nanggagaling sa external loads na yun nga, it will tend to bend the body, no, about an axis lying within the plane of the area. So ito class, ang tendency nitong bending moment ay i-bend yung body. No, so ganun din class, kung halimbawa ano, para mas ma-imagine mo, ito kasi yung bending moment natin. So pwede niyang i-bend class yung ano eh, yung segment natin, itong body na kinoconsider natin. So siguro para mas ma-visualize mo nga, let's say meron tayong ano bang magandang ano diyan, i-example na makikita mo na magbe-bend siya. Magbe-bend. Ibe-bend siya pag ganun. So halimbawa meron ka ito. Tapos meron ka ditong ano moment. Tapos meron ditong moment. Yan ay mga bending moment actually, na yung applied moments na yan, kasi it will tend to bend, no, the body. Halimbawa, ito 'yon, ito yung body. Tapos imaginein mo merong moment dito. Merong rotation dito, no? Tapos dito rin merong moment dito. So class, nai-imagine mo ba? Siguro ruler yung iano natin. Nai-imagine mo ba kung may moment dito sa dulo na to ng ruler na hawak ko, tsaka doon sa kabilang dulo, kung may moment dyan class, iikot yan pa ganun. So class, ang tendency niyan class, i-bend niya yung ano, di ba, yung ruler. No, so yun class, yung kinokos nung ano ha, ng bending moment. I-bend niya yung material, kaya nga siya tinatawag na bending moment. Tama class, nasusundan mo ba yung sinasabi ko? Tama ba? Nasusundan mo ba? Sana naano mo? Nasusundan mo? Naano mo yung difference ng torsional moment tsaka bending moment? So kapag torsional moment, ito-twist niya yung body pag ganyan. Kapag naman bending, ibe-bend niya, no, yung body. Okay. So ito class ay mga importante, ha, yan na kumbaga yung mga general, no, generally, ito na class yung mga internal resultant loadings na kailangan nating i-determine dito class. Okay?
So ito ay importante yung normal force. Again class, yung normal force, ang tendency niyan class ay i-compress o kaya ay i-stretch yung body. Yung shear force naman class, ang tendency niyan class ay i-slide over or punitin yung body dun sa section nga na kinoconsider mo. And then yung torsional moment or torque naman, ang tendency niyan ay i-twist yung body. And then yung bending moment, ang tendency niyan class is i-bend yung body. Okay? Okay. Sige. So yan class, yung dito iikot kumbaga no, itong mga discussion natin. Kaya importante ito class. Ito ay foundational, fundamental. No, na alam mo yung concept ng normal force, shear force, ano yung definition niya, saan nanggagaling yung mga yan, ano yung ginagawa niya dun sa body. No, so importante itong mga ito ha. Ayan. Ah, sige. Proceed tayo. So, class, di ba nga sabi ko sa'yo, para ma-solve natin yung mga internal loadings, yan, gagamitan mo ng equilibrium equation. Eh, di ba nga sa equilibrium equation, class, nagsasum up tayo dyan. Halimbawa, summation ng forces. Tama, so kailangan mo i-sum up yung mga forces. So, meron tayong sign convention para dyan. Tama, so kung halimbawa magsasum up ka rin ng moment. Tama, so class, meron tayong sign convention for moment. I think na-discuss ko na to last time. Yung sign convention natin using yung right-hand rule kapag moment, tama ba? Kasi baka nasanay ka sa engineering mechanics nga, kasi kung 2D yung ano nyo, napag-aralan lang, no, doon sa may statics or engineering mechanics, baka nasanay ka doon na clockwise positive. Tama, parang yun yung, ako kasi sa mga naging estudyante ko, yun yung tinuro ko kapag 2D. Tama, kapag nag-summation ng moment na 2D, clockwise yung positive. So dito class ha, yung positive sign convention natin dito, right-hand rule. Tama ba? So kung halimbawa class, meron kang moment na represented by this, tapos pag ganito yung ikot ng moment natin, halimbawa. So following the right-hand rule, ang right-hand rule kasi class, so ilagay mo yung ano mo, yung kung ano yung direction nito, halimbawa nitong arrow na to. Tama. Tapos class, iikot mo yung ano, yung finger mo. Itong apat na fingers mo. So kung ano yung magiging ikot ng mga fingers mo na yan class, yun yung positive rotation. Tama, so sa madaling sabi class, ito yung positive na moment. No, kasi na upward yung ano natin, yung thumb natin kasi upward yung ito. Tama? Tapos yung ikot ng curl natin tugma doon sa ikot nitong moment na to. So positive ibig sabihin pag ganito yung moment. Tama, on the other hand, halimbawa naman pag ganito yung ano, yung itsura ng moment natin, tapos pag ganito yung ikot niya. So applying right hand rule nga class. Class, saliwayan dun sa ikot nung ano mo, nung finger. Tama? Yung ito? Tama? So yan ay negative pag ganyan. Tama? Kapag sa axis na yan. Kapag naman class sa axis na to, yung forward, backward, yung positive natin dyan. So halimbawa, pag ganito yung ano natin, yung positive, kasi forward yung positive eh, no? So forward, so dyan mo ituturo yung thumb mo. Tapos tingnan mo yung ikot nung ano mo, nung fingers mo. So yung ikot nung fingers dapat ay pag ganito. I mean yung moment. So kung pa ganyan yung moment natin, yung direction ng moment natin, so yan ay tugma dun sa ikot ng fingers. Tama? Nung curl ng fingers natin. So ibig sabihin, positive yan pag ganyan. Tama? Tapos kapag ano naman, nandito sa axis na to, so ito, ano naman to the right or to the left. So to the right yung positive na direction natin. So kung pa ganito yung moment natin, so dyan mo ituro yung ano mo, yung thumb mo, tapos tingnan mo yung ikot. So dapat ganito yung ikot nung ano nung moment for it to become positive. Tama? So ganun kasi magiging ikot nung ano eh, finger eh. Tama? So if it's the other way around, kung pa ganun 'yan. Okay, kung pa ganun 'yan, yan negative 'yan kasi saliwayan doon sa ikot ng finger. Ganun din dito, so kung pa ganito yung direction ng moment, so yan ay ano, negative kasi saliwayan doon sa ikot ng ano, finger. Tama. Class, nag-gets ba yung sign convention natin? Yung using right-hand rule? Which is nabanggit ko na last time yun, I think. Tama ba? Okay ka lang? Nasundan mo naman yon. Yung sign convention? Okay ka lang? Kaya ganun-ganun ka lang kapag ano, nagmo-moment tayo in 3D. So this is in 3D naman. No? Pero kapag nasa 2D na tayo, class, pwedeng ano, ito i-apply pa din natin ha, yung natutunan mo sa engineering mechanics. Kapag 2D, clockwise yung positive, automatic na. No. Anyway, sige, next tayo. So, yun ay para sa 3D. Okay, ngayon class, punta tayo dun sa ano, 2 dimensions lang.
Okay, so paano natin kinukuha yung internal resultant loading? So basically, ano naman, no, yung internal resultant loading sa atin dito, wala namang nadagdag or ano, no, pero merong nabawas. No, kumbaga, kapag 2D lang tayo class, ang mga internal loadings lang na meron tayo dito class ay normal force, shear force, tsaka bending moment. So class, wala tayong makikitang torsional moment kapag 2D lang. Okay, kapag naka-2D lang tayo. So kapag 2D lang tayo, bending moment lang yung makikita natin. Okay, so kaya class, halimbawa, ito yung ano natin, body. Ito ay naka-2 dimensions lang eh. Yung kanina, 3D yon ha, take note. So kung naka-2D lang tayo, tas nag-cut tayo ng section, so dito natin kinat, so ito yung, kumbaga, cross-section na kinoconsider natin. So dyan mag-a-act yung mga internal loadings natin. So itong internal force na to na nag-a-act perpendicular dun sa area, ito area pa din naman yan, naka-2D nga lang tayo, di natin nakikita yung area. Tama, pero normal force pa din yan kasi normal yan or perpendicular dun sa area. Tapos ito naman, itong force na to class, yan ay tawag dito, yan ay naglalay dun sa plane nitong cross-section natin. No, so yan yung shear force natin. Tapos class, bending moment lang yung makikita mo dito. At ito yon yung bending moment na to. At ang notation natin dito, M sub O. Kasi class, itong moment na to class, ito ay moment about point O. Okay, about this point. So yung point O natin yan class, take note, nasa ano yan ha. Kung nasa 3D ka, yan ay nandun sa centroid nung cross-section area. Tama, nung cross-section. Ngayon, ganito class, itong moment na to actually, 'di ba kung sa point O siya sinusukat no, or about point O siya. Itong point O 'di ba alam mo z-axis 'yan? Tama, kaya lang din natin nakikita 'yung z-axis nga kapag 2D lang. Tama, point lang 'yung nakikita natin. Pero 'yun nga z-axis 'yan. Itong moment na to class ay na umiikot no about the z-axis which is point O lang in this case kasi nga 2D lang tayo. So dito kasi class no yung ano natin iba pa nating moment, let's say yung moment about the x-axis. Kapag 2D kasi hindi natin ginagawa yung ganun eh, 'di ba? Nakinuko natin moment about the x-axis. Ganyan in this case kasi in this case yung moment about the x-axis, yun yung torsional moment. Tama, kung may imagine mo, ito yung x-axis, tas may moment dyan. Halimbawa, naka-3D tayo ha, may moment about the x-axis na paganyan. Tama, so yung moment na yun class, yun yung mag-cause ng twisting, ba diba? Dun sa body. Kaya lang yun nga, kapag 2D, hindi natin yung nakikita, yung moment na yan. Tama, ganun din yung moment naman kapag sa y-axis, na yung moment na paganon. So yan, ang kinukos naman yung moment na yan, bending. No, bending dun sa may body. Pero yun nga, hindi natin yan nakikita kapag 2D, yung moment na yan. So again class, ha, Mati, kapag 2 dimensions tayo, ito lang yung mga internal resultant loadings. Normal force, shear force, at saka bending moment. Okay, kapag kasi class dun sa may ano nga, 3D, ang kompleto yan eh. Merong shear force, merong normal force, merong torsional moment, tsaka bending moment. And take note class ha, may mga pagkakataon na hindi lang iisa yung bending moment. No, may mga pagkakataon na dalawa yung bending moment. Okay? So may mga ganun ha. Actually sa ano natin, sample problem natin later on, merong ganung ano, scenario. Ayan. But anyway, sige. So I hope na klaro tayo dito. Mapa 3D man or 2D sa pagkuha ng internal resultant loadings. Okay, so ganun din para makuha mo yung mga internal resultant loadings na yan, gagamitan mo ng ano, equilibrium equations, no, summation ng forces, summation ng moment for 2D. Okay, sige. Next tayo. So ito, inano lang, sinummarize lang yung procedure for analysis nga kapag nag de-determine tayo ng internal resultant loadings, no. So ito parang step by step ito yung binanggit dito. So ang unang step natin class, no, just to sum up kung paano tayo magso-solve ng may fina-follow na procedure nga. So una mong gagawin dito class, yun nga, kung meron kang gustong kunan ng internal resultant loading, tingnan mo muna yung ano, yung body kasi baka kailangan nating i-solve yung support reactions. No, so wala naman tayong problema, tama, sa pagso-solve ng support reactions, natutunan natin 'yan sa engineering mechanics. Tama, so kung kailangang i-solve mo 'yon. Kasi 'yun nga class, gaya dun sa binanggit natin kanina, no? Halimbawa, 'yun nga meron kang ano,
body. At halimbawa yung body na kinoconsider natin. In this case kasi, mga forces lang to, di ba? Pero may mga pagkakataon na yun nga, merong halimbawang support yung body na yun. Tama, merong nakasupport dun sa body na yun dito halimbawa. Ganyan. So, kailangan mong kunin muna yung external force na ina-exert nung, or yung support reaction na ina-exert nung support. No, kailangan mo yun isolve. Di ba? May mga support, ano tayo, mga supports tayo na natutunan sa engineering mechanics, yung mga hinge, yung mga roller, ganyan, yung mga surface, yung mga cable, ganyan. So, kailangan alam natin isolve yun, ha? Kasi kailangan mo munang masolve yun. Kasi kasama yun dun sa external force na kailangan mong i-consider dun sa segment nung body na kinoconsider mo or i-consider mo. Okay? Sige. Anyway, balik tayo. Sana tayo? Tayo sa procedure. So, kung kinakailangan, isolve yung support reactions. Okay. So, basahin nga natin. First, decide which segment of the body is to be considered. If the segment has a support or connection to another body, then before the body is sectioned, it will be necessary to determine the reactions acting on the chosen segment. To do this, draw the free body diagram of the entire body and then apply the equilibrium equations to obtain these reactions. Okay? Alright. So, yung next step naman, after mo makuha yung support reactions, drawing mo yung free body diagram nung kinat mo na section. No, yung free body diagram nung segment na kinoconsider mo. Yung kanina, di ba, may in example tayo, upper segment, lower segment. Depende kung saan mo nga siya ikakat. No? So, idodrawing mo yung free body diagram no, na syempre nakakeep doon, di ba, nakalagay doon yung mga external forces nga natin. Tama, such as pwedeng ano yan, support reaction, pwede ring applied force yan, no, or external force, body force, tama ba yun? Surface forces, body forces, mga weight yon, no. So kailangan naka-reflect din siya dun sa free body diagram, no. Keep all external distributed loadings, couple moments. So may mga applied moments din kasi tayo. Taba, applied torques, forces in their exact locations before passing an imaginary section through the body at the point where the resultant internal loadings are to be determined. So, draw a free body diagram of one of the cut segments and indicate the unknown resultants NVMT. So, ikaw yung magpapangalan nun class, no, yung mga internal resultant loadings. Paano mo mapapangalanan yung mga internal resultant loadings na yun? So, dapat alam mo nga kung ano yung gagawin nung force or moment na yon dun sa body. No, kung ang gagawin niya nga is i-stretch or i-compress yung body, normal force yon. No, kung ang tendency niya naman e pupunitin niya yung body, shear force yon or slide over niya. No, shear force yon. Kung etong M na to, bending moment to ha, yung M na to. So kung ibe-bend naman nung moment na yon, ede bending moment yon. No, kung yung moment naman na yun class, ito-twist siya, ede torsion yon, T yung pangalan mo doon. No, kaya nga natin diniscuss yung definition ng mga yan, ha, ng mga internal resultant loadings na yan. Anyway, so these resultants are normally placed at the point representing the geometric center or centroid. So doon siya nag-a-act, no? So doon natin siya, kumbaga, ina-idealize na doon siya nag-a-act. Itong normal force, shear force, yung bending moment, tsaka yung torsional moment, doon sa geometric center or centroid ng section area. Tapos, if the member is subjected to a coplanar, ibig sabihin class ng coplanar ay 2D, ha? Yan ay napag-aralan mo na sa ano, ha? Engineering mechanics. So, 2D. Kapag non-coplanar, 3D yun. Tama? So, kapag coplanar or 2D siya, ang meron lang, as I've mentioned na rin kanina, ang meron lang doon, normal force, shear force, at saka bending moment. Okay, na nag-a-act doon sa centroid pa din. Tapos, establish the XYZ coordinate axis with origin at the centroid and show the resultant internal loadings acting along the axis. Okay, sige. So, once na, ano mo na yun class, ma-assign mo na yung mga internal resultant loadings doon sa section area. Okay, so you are now going to solve them. Paano mo sila isa-solve? Equations of equilibrium. No, so, moment should be, rule natin ito, moment should be summed up or summed at the section about each of the coordinate axes where the resultants act. Doing this eliminates the unknown forces N and V and allows a direct solution for M and T. Yung binabanggit dito class, no, kalimbawa sa 2D, kapag daw nag-moment ka, okay, kapag daw nag-moment ka, class, dun ka mag-moment sa may ano, dun sa may point O. O baga dun sa centroid nung ano natin, no, dun sa nung area natin, no, or nung section area natin. So, dito sa point ka na to magmo-moment.
No, para ang mangyayari kasi dyan, class, class, take note, dumadaan dyan yung mga shear force natin, yung normal force, dumadaan dyan sa point na yan. So kapag nag-moment ka dyan sa point na yan, hindi sila masasama. No, so ang masasama lang dun yung moment. Tama, which is yun yung kailangang isolve nga. No? So yun ay rule, no, kapag yun nga, magsasummation ka ng moment. No, dapat dun ka mag-moment sa centroid. No, nung ano natin, para hindi masasama yung mga internal resultant force. No, kasi mga unknown yan eh. Mga unknown yan. So kung sa iba ka pa magmo-moment, eh unknown yung mga yan eh. So madadagdag pa siya sa unknown. Instead na ang unknown lang is yung M. Yung moment. No? So madadagdagan pa kapag sa iba ka pa nag-moment. Okay, sige. Next tayo. So if the solution of the equilibrium equation yields a negative value for a resultant, the assumed directional sense of the resultant is opposite to that shown on the free body diagram. So take note, class, yung mga ia-assign natin na yung binanggit natin kanina, yung mga internal resultant force at internal resultant moment natin, ia-assign mo kasi yan. So yun ay pwede mong i-assume yung mga direction nila. No? So mako-confirm mo nga kung tama or mali yung pagkaka-assume mo sa kanila, dun sa direction nila, kapag dun sa magiging sagot. So kapag ang naging sagot ay negative value, ibig sabihin opposite nung inassume mo na direction yung tamang direksyon nung force na yun or nung moment na yun. Okay? Ah, sige. Mamaya meron tayong mga ganyan. Although dito pala, actually, pwede mo rin naman din dito, class, ma-assume yung tamang ano na ha, yung tamang direction na. No, so iaano mo nga, titingnan mo nga. No, kailangan kasi maging equilibrium siya, maging balance siya eh. Tama, yung mga internal resultant force and internal resultant moment natin, dapat balance siya dun sa mga external forces na involved dun sa body na yun. Okay, anyway, sige, next tayo.